fly without this helicopter, but a true treasure hunter can hunt without this metal detector. Only by the use of his knowledge and prowess in decoding and treasure codes inside. Welcome back sa ating channel, mga katiyats, for another minutes of treasure analysis, discussions, and decoding of your treasure marker. At kung gusto nyong magpadala ng inyong mga nakitang marker sa kapundukan, padala nyo sa aking Facebook ang Umamore or sa aking email ang surigausan@gmail.com. At sa mga bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe, click nyo ang red button down below ang subscribe at ang bell button para palagi kayong updated. Alright, at bago tayo magpatuloy, ako'y mag-shoutout muna sa ating avid followers, Alma Ulep, Alberto Akak, In Crystal Dawn, Diluna Arnel, Robilin Lopez. Kumusta kayong lahat, mga katiyat, sa araw na ito? Sana ay nasa mabuting kalagayan. Shoutout kay Irby Valdez, Ginalin Cabunilas, Raul Riquelio, Jimar Fontilo, Ray Saromines, Jasmine Bartolome, Banjo Buta o Diluna Arnel, Canturinante Tapol of Jeddah. Maraming salamat guys, tayo na ngayon ay magpatuloy sa ating marker analysis. Alright mga katiyats, magandang treasure marker ito kasi mayroong legit arrow marker at mahabang linya. Ito yung mahabang linya. Yung line ay direksyon niya ay north and south. At sa norte ay merong batis. Okay, ganyan yan. Sa palagay ko, ang direksyon nito ay papunta dito sa norte. Kasi parang sa tingin ko pinutol ang bato, baka ang kaputol niyan ay nandyan ang arrowhead ng linya. At ang tinitira niya ay doon talaga papunta sa norte. Pero kung talagang line lang yan at walang arrowhead, ibig sabihin dalawa ang ating direksyon nito. Pwede nga ang direksyon ay papunta rito sa south at pwede rin sa norte. Ngayon, ano bang ibig sabihin natin diyan sa linya na yan? Ang linya na ito ay hindi final marker to treasure. Yan ay kasama lamang sa mga maraming treasure marker sa bundok diyan sa treasure site na nagbigay lamang ng direksyon ng research na doon daw i-search sa unahan. Ang layo niyan kapag mahabang arrow, kung arrow man yan, ay 50 to 100 meters ang i-search, malalayo. Okay, so 50 to 100, tingnan nyo guys kung anong meron magkabilaan na direksyon, norte at south. Okay, pero sa palagay ko, baka itong bato ay paganyan yan ang itsura niya sa actual. I make that sa original kasi tingin ko ito naputol to dito. At kung ganyan ang itsura ng bato, norte talaga ang punta natin. Sa search distance, 50 to 100 meters, pinakamalayo. Okay, iba pang picture, ito yan, ang kanyang perspective. Kung makita nyo guys, so, parang handmade talaga ito. Norte daw ang papunta nito. At dahil sa itong bato dito, ang tinuro, inukay na nila yan sa baba at walang nakita. Kaya patuloy kayo doon guys sa unahan pag search. Sasabi ko na 50 to 100 meters. Okay, at kung saan nyo man nakita itong next sign natin na ito, ito ay legit marker for treasure. At ito ang ating final pointer to the treasures. Okay, ano nga ba ang kahulugan niyan? Ang kahulugan ng arrow na yan, nagaganyan, yan ay 4 to 5 meters distance sa digging spot. Okay, kaya lamang ay magkasalungat sila ng dot. Kung ang dot ay nandito, sigurado na ang treasure ay papunta rito sa ang hole ay sa east. East pala itong kabila, so baliktad. Instead na west, yan ay east. At ito ang west. Okay, at dahil sa ang arrow ay baliktad na arrow ito, ay unahin muna natin guys ang distansya papuntang
Sabi ay west daw dito. So west tayo pupunta muna. Sa layo na 4 to 5 meters test dig. So punta tayo dito. Isang hukay lang yung 4 to 5 meters. Yan ay going west. Ngunit minsan ang araw na ito ay very tricky. Minsan ay yung maiksi niya na line, itong line dito, minsan yan ang pointer to treasure. Kaya punta tayo dito sa northwest ba ito? Kasi west nandito, kung baliktarin natin yan ay nandito ang norte sa baba. So northwest nga yan. At ganun din distance siya, 4 to 5 meters northwest. Test dig din dyan, alam nyo na kung paano mag test dig. Kapag walang nakitang mga man-made na bagay sa 2 meters deep, sa hukay nyo na 2 meters ang lalim. Kapag walang man-made object sa baba, tulad ng mga putol-putol na kahoy, mga corals, even pebbles galing sa dagat, seashells, black soil, mga dahon na fibers na lamang, uling, basag na bote. Pag mayroong mga ganyan, saka kayo magpatuloy guys ng malalim na hukay. Hanggang 7 meters lang ang pinakamalalim sa mga giveaways. Okay, ngayon ay tingnan natin ang east. Kasi ang east palagi ang merong laman. So ang east ay nandito. Ngayon ang dot ay nasa east din. Ang dot, yan ang hinahanap natin na digging hole. Kaya dot siya. Kasi siya ang tunnel, siya ang digging hole. At ang sundan natin ngayon mga katits ay ang talagang pinupuntirya ng arrow, which is going to east. Okay, nandito na yung east silangan, which is pinakamagandang direction for treasures. Ngayon, tama kayo yung ginawa nyo dito. Nakita ko yung mga linya nyo na ginawa. Binilang ko yan. Yan yata ay 7 inches. Okay, at kung 7 inches yan, 7 meters, ang puntahan natin sa east. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dito kaagad tayo mag-test dig. 2 meters deep. Yan ay 7 meters. At kung hindi naman walang makita sa 7 meters, X na yan, ay gamitin na natin ang ating 4 to 5 meters na given. So dito yan bandang 4 to 5 meters. Galing sa bato, ang distansya ay 4 hanggang 5 meters. Yan ang pangalawang hukay, una ang 7 meters. Ngayon mga katiyets ay may nakita ako na tsansa, na malaki ang tsansa nyo dito sa kabila. Nilagyan ko yan ng 70% more chances na makuha ang item sa east. At 30% lamang ang aking rating sa kabila, kasi ang kabila ay west. Mas pabor ang east dito sa ganitong treasure marker. Okay mga katiyets, sana ay naintindihan nyo ang aking paliwanag sa ngayon. Ako'y nagugutom na, kaya ako'y kakain muna. I'll see you on my next video. Don't stop chasing for your Yamashita Golden Dreams. Ciao for now.